So, ang topic ko ngayon is all about the mindset of the Filipinos, tayo mga Pilipino, na hindi nakakatulong sa pag-angat natin. Number one is a one day millionaire. Like for example, sanay ka sa na kumita ka ng 10,000 isang buwan, and then biglang nagkaroon ka ng additional 10,000 isang araw, okay? So ang mindset mo ngayon, wala kang kamalay-malay, nagiging one day millionaire ka kasi hindi ka nga sanay sa sobra na, I mean, more than 10,000. Hindi ka sanay doon. Ang tawag doon is psychological wallet, okay? Ibig sabihin, ang laman lang ng psychological wallet mo is 10,000 lang. Kaya kung ano man yung sobra nung 10,000 na yon, ay gusto mo siyang waldasin or gusto mo siyang spend. Actually, it's parang ano yun, impulse sa atin eh. Parang impulse na may sobra akong pera dito, saan mo kaya to bibili? Parang ang magiging ano mo dyan, ang magiging sagot dyan, kasi hindi ito makakatulong sa'yo. Instead na gagandang buhay mo, hindi kasi nga, hindi ka nakakapag-save. Kumbaga yung laging sobra ng kinikita mo, ay lagi mo naman itong winawaldas. So, pangalawa po na mindset po natin, ito yung celebration mentality. Aminado po ako, 12 years ago, or more than 10 years ago, mahilig kami mag-celebrate. Mahilig mag-celebrate, lalo na ang pista. I think karamihan ng mga ano, is talagang pagdating ng pista, or pagdating ng mga birthday, pagdating ng mga binyag, or something, we want to celebrate like ng bonggay shoes, ayan, ng bonggang-bonggang-bongga na karamihan sa atin, inuutang natin. Inuutang natin yung pang-celebrate natin, which is hindi siya practical, okay? Like, example na lang yung nanay ko, nung nasa baryo pa kami, mahilig talaga, yung tipong mangungulang talaga yan ng 20 kilos na ano na baboy, tapos mag-i-invite ang mga kamag-anak namin sa ibang lugar, and then syempre, ang dami namin mga bisita. And then noon naman, hindi rin ako aware na hindi rin pala hindi ginagawa ng nanay ko. So ako naman, ang yabang ko, na ang dami-dami na yung mga bisita, ganun. Parang doon sa bayo kasi namin, parang ano, padamihan ng bisita, alam mo yun. Pero nakakatuwa, padamihan din ng masisirang mga pagkain. Kasi nga, at the end of the pista, hindi nakakain lahat. Hindi siya practical. Una, ang pista naman is to celebrate. You don't need to maging bongga sa ano. So, iiutang mo. And I still remember every pista yung ginagawa ng nanay na. Pero buti na lang nung lumipat kami sa city. As in, nawala na sa sistema namin yon. Pag may pista yung ano, wala. Hindi namin ginagawa. Kasi we know that it's not important para sa amin. Yung tipong nagwawaldas lang kami ng pera. We celebrate life, okay? We celebrate birthday, we celebrate ano, pero hindi yung tipong kailangan talaga namin ipangutang. Ano, isang ano to, yung birthday. Marami sa atin yung ano, nagkakandaga-ugaga ng pagpre-prepare para sa 2 years old o 3 years old pa lang na anak. Yung tipong, as in, wala namang masama doon. Ang masama lang talaga is kung wala kang pera, tapos pinipilit mong mag-celebrate. Yung tipong wala ka nang pambili ng bigas, inuutang mo lang kasi bakit, iniisip mo yung anak mo, kasi wala, kawawa naman yung anak ko, wala man lang akong pang-celebrate sa birthday niya. Ay naku naman, actually ang mga bata, lalo yung mga 5 years old and below, mga 6 years old, ganon, wala naman silang about sa malalaki mga, yung tipong marami mga tao na pumupunta kumakain. Hindi yun actually ang ano nila, is about kung saan ba sila masaya. Normally ang bata, hindi naman kailangan ng malaking celebration or malaking mga party yan eh. Hindi. Baga, think of a way na yung anak mo is ma-enjoy niya yung birthday niya. I normally do that to my kids. Hindi ko kailangan na ano, like we go to a swimming pool, tapos I invite my family, relatives, mga friends, ganon. Kasi my son loves to swim. So ginagawa na lang namin, nagbabaon na lang kami ng mga pagkain, o di kaya pagkain sa mismong resort na ganon. So practical yun, kasi una, hindi ako masyadong naghirap, gano'n.
Di ba? Minsan, after the party, alam mo, na yung pinggan na inaugasan. Tapos, ano, ang satisfaction is, okay, na-satisfied ka kasi nga, syempre, tapos mo na yung, ano, na-celebrate mo yun. Pero, sa tulad nakakatuwa, yung, lalo yung mga pagka, ano, may mga bisita pa. Meron yung iba, ano, pag uwi ng bahay, ang tabang-tabang naman mong pagkain. Alam mo yon, yung nakikain na nga, nagre-reklamo pa, ganun. May mga ganun. Ang pangatlo natin na mindset ng Pilipino ay ito po yung spending future income. Ito yung mga nangungutang, wala pang kinsena siya, mangungutang na. Which, normal yun sa mga, ano, sa mga empleyado or sa mga, yan, na walang masyadong kinikita o hindi sapat yung kinikita kaya kailangan na umutang. Pero that point is that kung paulit-ulit na nangyayari yon, hindi din yun nakakatulong sa'yo. You need to make a way, you need to find a way na kumita ka ng ng more than yung kinikita mo ngayon, yung extra income ba. Okay, lalo na ngayon, 'di ba? Napaka-common na ngayon ang extra income na yan, lalo sa online selling, ganon, di ba? So, gawin mo yon instead na laging nangyayari, ito yung laging nangyayari sa'yo na lagi mong before pa kinsenas or katapusan, eh, wala na yung kikitain. Mumbaga, pagdating ng kinsenas kaputapusan, baga negative na yung parating sa'yo. Kasi, hindi na dumadapo sa bulsa mo kasi bakit pinapambayad mo yun ng utang mo. You have to find an extra income. Maghanap ka ng extra income. Para syempre, dagdagan mo yung income mo. Hindi yung pala, paulit-ulit na lang na gano'n. Paano magbabago yung buhay mo kung paulit-ulit lang din yung ginagawa mo, diba? Kung paulit-ulit yung ginagawa, paulit-ulit lang din yung resulta mo. Okay, yung isa pang ano about sa spending future income, ito yung credit card. Ano ako dyan sa aminado ako, isa akong dati. May makinikita ako, malaki rin yung kinikita ko at that time nung nag-spend ako using credit card. Pero wala akong kamalay-malay, alam mo yun, lumalaki na yung, ano, yung lumalaki yung utang ko sa credit card. And then, alam mo yung basta, alam mo yung parang it's very tempting na pag lalo ka pupunta ka ng ano, ng malls, ganon, as in, grabe. It's a great temptation talaga ang credit card, okay? Lalo pag may credit card ka talaga, you have this at the back of your mind, alam, meron ka namang, ano, may credit pa to, may balance pa to na 50,000, pwede namang 10,000 muna. Pero sa totoo lang, wala kang kamalay-malay hanggang sa na-overdraw mo na lahat, wala nang naiwan sa available balance ng credit card mo hanggang sa nagbabayad ka na ng... And ang credit card, grabe kung maningil sila ng interest, ay nako, ay. Okay, number 4, ito yung keeping up with the trend. Ito yung mga, kung anong trend ngayon, yun yung gusto mo rin bilhin, gano'n. Yung tipong gusto mong makisama sa mga na-trending, gano'n. For example, uso yung mga cellphone na, ito yung usong cellphone. Itong brand na to, uso to. Kaya, nakikitrend ka rin. So, bibili ka ngayon na hindi mo naman kailangan. Okay? Ito yung, uso ngayon yung sapatos na ganito. Ayun, bibili ka because why uso ngayon? Hindi po yun, ano, hindi po yung practical. Again, it's not smart to do that. Kasi, lalo kung wala kang masyadong, ano, kinikita. Okay? Kung tama lang yung kinikita mo sa'yo or mayroon kang savings tapos ginagawa mo, no. Baga, what you do is that, you know, is earn more money. You need to earn more money and then just spend like little of that, 10%. Use that for your, ano, for to keep up with the trend. Huwag kang mangungutang. If kaya mong bayaran at so may sobra-sobra ka, go ahead, okay? Maybe that would be your motivation to keep working harder, okay? So that's great. It's still great. Pero practically, it's not good. Okay, number 5, ito yung splurging. Ito yung pasalubong mindset. Tayo mga Pilipino, ganun po tayo. Diba? Napansin mo yun? Pagpupunta ka ng ibang bansa, or wag na lang ibang bansa, punta ka Manila, o di kayo punta ka ng, basta mapalayo ka na ng konti. Punta ka ng city, ganun. Naisip mo ka agad, ano kay pasalubong ko sa kanila? Diba? And alam nyo bang, ano, nakaka-ano yun, nakaka-ubos ng pera yon. Ano, nakakatuwa ako nung, ano, nang pumunta ko dito sa US for the first time. Grabe, alam mo, nag-iisip na ako yung, ito, 100,000, 200,000 ang ilalaan ko para sa pasalubong. Ay, grabe, as in, ganun ako mag-isip noon, inisip ko. And then, recently lang, I've realized, oh, that wasn't smart.
sometimes it's the heart that matters, right? Minsan kasi uwi tayong Pilipinas and then may mga ano gusto nating ano magpamigay, magganito kasi bakit gusto nating magpakita ng gilas? Which is normally ganun. Though yung iba naman, it's out of generosity. Kung ito'y binubutas ang bulsa mo, huwag mo nang gawin. Okay? Kung sobrang pera mo, do that. Pero kung ikaw kailangan mo i-sacrifice ito, i-sacrifice yan just to help for you to buy the pasalubong, no. It's okay kung wala kang pasalubong o kung may pasalubong ka na konti lang. Oh, it's okay. Whether you give them or not, guess what? Some people will still say something bad about you. Okay? Nakakatawa. Doon nalala ko yung ano, kapitbahay namin nagbigay ng sabon. Yung nanay ko, grabe naman to, sabon lang binigay. Sabi, huwag no. Pasalamat naman si nanay kasi bakit, diba? Si nanay ko talaga example. Wala ka ibang example eh. Yung tipong, alam mo yun, iniisip mo kasi yung iisipin ng ibang tao. Kaya you wanted to buy things for them or gusto mong pasalubong. Yung tipong, minsan, diba, ubos na yung savings mo. Lalo ito, napaka ano ito sa mga, mahal natin mga OFW. Kung OFW ka, I know na ikaw ay isa, aminado ka na ginagawa mo to. Ay nako, wag mo na pong gawin. Kasi it's not actually, hindi siya practical, okay? Pwede na yung ano, pasalubang kahit konti lang. Pero wag mo nang i-force yung sarili mo. I-force yung sarili mo na kailangan pang butasin yung bulsa mo o even magamit mo yung savings mo para lang makapagpasalubong ka. At the end of the day, ginamit nila. Actually, sabi ko nga, kahit anuman ang ibibigay mo sa kanila, meron at meron silang sasabihin against sa'yo or meron silang sasabihin against sa binigay mo. Alright, welcome back. Parang nawala naman ako. Joke lang. Anyway, number 6, ito yung okay naman kami. Basta importante, kakain kami ng 3 beses isang araw. Masaya na kami. Marami na ako namin mga tao na ganyan ang sinasabi. And kung tama lang yung kinikita mo, 3 times a day na pagkain ninyo, wala kang sobra, kumusta ang pamilya mo ngayon? I could say that as a selfish ness. Selfishness yan kasi bakit? Meron at meron kang later on na mga emergencies. Just like pandemic. Walang nakakaalam na may ganito pala. May ganitong mangyayari. And hindi ka ready. Because the mindset mo is that okay lang kami. Nakakain kami ng 3 beses ang araw. May saya na kami. Huwag mong gawin yon, especially if you have kids. Huwag mong gamitin yon as an alibi na hindi ka na kumayod pa ng todo. Okay, or di kayo maghanap ng extra income. Marami kasi sa ating mga Pilipino, yung, ewan ko lang ha, before COVID to, before pandemic, na sa okay lang talaga sa kanila yung enough na kumain ng 3 besang araw, enough na pambili ng ganito, enough sa mga bills, ganon. So, sanay sila sa ganon, and, or they prefer to be like that. And I could say that it's not good, especially, diba? Yun nga, it was actually ang COVID, yung pandemic na to. It was a wake-up call kasi nga, marami sa atin ang nawalan ng trabaho. Settle for less or don't settle for enough. You need to work on yung more than enough. Huwag lang yung enough kasi sabi ko, there will always be emergencies. Ayan, number 7, ito yung... mahirap lang kami, ganito kami pinanganak, ganito na rin kami mamamatay. Okay, so poor mentality, yung tipong hindi ka naniniwala na mababago yung buhay mo, please get rid of that. Lahat po tayo may chance na mabago yung buhay po natin. Sabi nga nila, kung pinanganak ka na mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero kung mamatay ka na mahirap, kasalanan mo yun. Kasi God has given us every opportunity, every skills, talents, gift na kailangan natin para magbago ang buhay natin, para ma-improve natin yung buhay natin. The more that you do, the more that you try something, the more that you will discover your potential. The more, of course, may mga failures ka later on, marami kang magdadaanan. That's part of success. That's part of life. Meron at meron kang failures talaga. So number 8, ito yung manana habit. Marami sa atin, aminado rin ako, ganun ako lagi. Kaya alam nyo, yun ang number 1 na killer ng success.
promise. Yung tipong gagawin mo dapat ngayon, ay bukas na lang, ay mamaya na lang, hanggang sa hindi mo na talaga gagawin. Parang ito na lang, example na lang itong vlogging na to. Actually, I've been wanting to do this like month ago. Ngayon lang ulit ako mag-vlog. And what happened was, lagi akong may rason. Rason ko, yung pimples ko, ayoko mag-makeup, gano'n, ay, nakakapagod. Di kaya meron akong sinusitis, o di kaya meron akong acid reflux. So, ang dami kong mga rason. Pero, so I keep putting it off. Hanggang sa, what? 2 months na ako, wala na akong nagagawang vlog. So, kanina, I feel not ano ulit, kasi wala akong masyadong tulog. Kaya sabi ko, oh, tulog muna ako. Pero sabi ko sa sarili ko, eh Christina, kung di mo gagawin ito, guess what? Di mo na gagawin forever. So, doon ako na, ano na, okay, I need to do it. So, ganun, buti na lang, I push myself to do it. So, right now, yan, I'm doing it right now. At the same time, nakapag-makeup, ano rin ako, vlog. So, yan, after makeup vlog, ginagawa ko kasi. Eh, syempre, sayang yung makeup ko. So, gawa na lang ako ng inspiration ng vlog. Ito na yung pinapanood nyo ngayon. Okay, so, manana habit. Saka na ako susubok pagka may edad na ako or ano, saka na lang. Maraming ganun po sa atin. If you want to fulfill your dreams, you need to work now para makapag-save ka ng maraming oras para sa iyo at sa family mo later on, para sa pangarap mo later on. Kasi sabi nga, work harder now and then play later. Okay? Wag play late, playing now and then work hard later on. Kasi pag work hard later on, wala ka ng masyadong sigla, wala ka ng masyadong, ano, baka may sakit ka na or matanda ka na, wala ka ng masyadong strength para makuha mo yung pangarap mo or para humato para sa pangarap mo. So, habang bata ka pa lang or habang kaya mo pa, gawin mo na ngayon. Okay? To find something. Do something right now para sa pangarap mo. Number 9, ito yung money is the root of all evil. Diba? Marami sa atin may ganyang mga mindset. Kaya ayaw daw yumaman. Isang rason bakit ganyan ang mindset natin mga Pilipino, because we've been watching so much. Ako, aminado rin ako doon. We've been watching so much teleserye na nakakatuwa. Laging ang teleserye sa atin is that yung mga mahirap sila ang bida. Mga mayayaman, sila ang kontrabida. Sila yung nang aapi. Kaya ikaw, kaya tayo, ang mindset, ano sa mindset tuloy natin, hindi tayo namomotivate na yumaman because of that. And other thing also, marami rin kasi mayayaman din na iba ang ugali. It's the heart that matters eh. Kung baka, ano ba yung nasa heart mo? Ano ba yung motivation mo? Why do you want to become mayaman? Then, doon na tayo nagkakatalo. Okay? Yun po yun. Okay? So, hanggang dito na lang po ako, kaibigan. And I hope na marami kang natutunan sa mga shinare ko ngayong araw na to. And, bago ko po tapusin itong video na to, ayan, isi-shoutout ko lang yung mga, ano, yung mga nag-send ng message or nagpa-shoutout sa Facebook ko. O kung pala, kung hindi ka pa naka-subscribe po sa YouTube channel ko, please press subscribe po kasi I will be posting more or I will be uploading more videos about inspirations. Please don't forget to subscribe and yun, press nyo po yung bell button na yan, bell. Yung bell notification na yan para lagi po kayo na mano-notify sa mga videos ko na parating. Marami pa akong mga videos na parating and parating daw na i-upload. Ayan. So, kung hindi ka pa, ano, hindi ka pa nakapag-follow sa Facebook ko na rin, yun, follow mo na rin ako, ano. Ang pangalan ko po sa yung Facebook page ko is Christina Ganaban Gilbo. It's gonna be on the detail down below. Ayan, ito. Hi to Ferdy Bautista. Ayan, Ate Cristi Del De Guzman. Marilyn, Ate Marilyn Olandes. Joanna Alabado Bagiti. Gina Palaganas of Hong Kong. Ayan, si Ate Cristi De Guzman is from Hong Kong din. Ayan, Dennis Damagan Palogan. Wen Lee Celis Castor, Joyce Tamaray Madrigal, Jaylene Durwin Concordia, Catherine Garcia, Francis Malasab, Aguilar Abaya, Lynn, ayan, present, sabi niya, Teresa Ferrer,
Krisha Ronato, hello there. Des Well San Miguel. Yung mga top fans pa natin. Ayun, no? Analu Paz Wheezing. Angela Florentino. Celianto Contilio. Cam Pimentel. Yani Yani. Ayan. Dalia Redulfin. Thank you so much. Vicky Serrano. Thank you. Dales Angie. Judy Dalire Vergara. Jerilyn Saldivar. Angeline Catulin Ferrer. Hello sa inyo. Glass Fedines Amigo. Enerla Enel Ra Dob. Marjorie Macaraya. Ang dami nila. Ann Melo de Jesus. Lovelyn Gonzalez Rinyon Dumlao. Of course, si Rhea May Gutchamat. Ayan, isang kaibigan ko yan. At yun, syempre, itong si, ano, si Rowena Mabata Ledesma. Ayan, ano, puntahan niyo po yung ano niya, yung shop niya sa Shopee. As in, ang ganda ng mga ginagawa niya. Mga printed mga items. Mga ganda. Mylene Loterte, Annabelle Sinugbuhan, Adeline Salazar, Algono, Marie De Vera Cuevas, Vanya Sebrian Omilda, Ever and North Frontayan, Rev. Marie Jen Isoli Filomeno, Jenny Faith Pisco, ang dami, Ann CB, Ate Ann, Ann Tamayaw, ayan, si Jocelyn Galsim, Reinhardt Abrien, of course, sa hipag ko, si Michelle talaga, Mitch, Ganaban, sa hipag ko kay Clarine, and Angie Lazaro, syempre, yung isang hipag ko rin, si Cass, and then Ate Mylene, Glennie Buzon, May Ann Salvador Onrejas, Kaye Cortez Coros, Marian Bonga Gawaran, ano talaga, parang ano, parang graduation. Cyril Rubio, hello. Minette Takahashi, thank you sis. And Renaline Arteaga, wow, thank you so much for watching guys. Thank you so much for watching again. Thank you so much kaibigan sa pag-watch mo sa video ko. And again, please don't forget to subscribe and press the notification bell. And mag-comment na rin po kayo kung ano po yung natutunan niyo po sa video na to. Don't forget po yun para at least, diba, it would encourage you more pagka may mga nakikita ako, may mga comments na sinasabi, mga natutunan nila. That really motivate me more to keep doing this.